Alright mga sir, meron tayo ditong NMAX. NMAX B2.1 to mga sir. So, shout out kay sir. Alin pa si sir ng kainta. So si sir may dalang piyesa rito, papainstall niya sa atin. Nag-upgrade si sir ng pleno dito sa kanyang NMAX. So, yung pinakaharap ni sir na gagamitin sa R1 tsaka R55. Tapos yung brake master ni sir is S1 Forge na black. Tapos naka big disc si sir. Yan. Pwede mga piyesa ni sir. So yung gastos ni sir dito halos nasa 20,000 plus na rin daw. Sa piyesa pa lang yun. Sinipon ni sir yung piyesa para mabuto. So yung pleno ni sir may problema yun. Lumulusot yung pleno sa harap. So papakasin muna natin yung likod tsaka yung harap. Tapos sa yung ABS no na hose dito sa loob bubuksan natin. So ipapait din si sir ng hose. Ito, TDR na hose na set ABS. Okay. Alright mga sir, so ito na nga mga sir, na install na natin yung disc dito sa NMAX ni sir dito sa rear. So yung mga piyesa na to is lahat ito kay sir, so labor lang kami rito. And shoutout tayo kay sir kasi nagtiwala siya sa atin no. Nakita daw ni sir yung mga gawa natin sa page and nag-decide siya na sa atin na ipabuo yung kanyang upgrade dito sa kanyang NMAX. So yun nga pala mga sir, no? Located po yung shop natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And pwede niyo po siyang i-waste or i-gym up sa Rider PH Moto Shop. Mga sir, doon niyo po pwede niyo siyang i-waste doon. And ito na nga mga sir, balik tayo dito sa ginagawa natin. No? So nilagay natin siya ng disc bolt. And syempre, dinagin din natin yung threadlocker para mas kumapit pa yung pinaka bolt natin. No? Para hindi siya basta-basta matanggal. And yun ang kagandahan yan mga sir. Kapag dito nyo sa amin pinagawa, syempre hindi natin titibarin yung paggawa niyan para quality po talaga. And syempre, higpitan po natin. Yan. So yung video na to mga sir is at least share ko sa inyo para magkaroon po kayo ng idea no? Kung paano po namin ginagawa yung ganito dito sa shop natin mga sir. Alright mga sir, so dito naman sa part na to mga sir, no, kinapitan natin yung pinaka swing arm ng NMAX and then higitan ko na lang yung pinaka shock niya. Then dito nga pala sa pinaka root ni sir is gagamit siya ng R55 na caliper, so magpapalit siya. So RCB na yung ilalagay natin dito sa pinaka rear. Tupat to mga sir, yung piston nito is kabilaan po sa lubong. So pag nagpreno po talagang higpit to. Hindi lang po sa isang side kundi pati dun sa other side. Pero syempre, kailangan nyo po ng bracket. Yung bracket po na yan is special din. Nabili ni sir ng around 2,200 ata. Sabi niya sa akin, CNC po yung bracket na yan. And then yung caliper is nag-range ng 3,100 yan na bili. So yan mga sir, sinukot natin.
to make sure na talagang sakto-sakto siya. So, ang technique dito mga sir is igigitnaan nyo muna yung pinaka brake pad doon sa pinaka disc ninyo. Pero sa point naman na ito, since ito ay NMAX, so naka precise na sukat na rin yung pinaka bracket natin. So, wala tayong adjustment na ginawa dyan. Walang washer na ilinagay dyan. Talagang sakto-sakto na out na natin siya talaga. Alright mga sir, so dito naman sa part na to eh, siyempre, i-remove na ni Lodi Lucky, no? Siya yung ating assistant mechanic for this job, no? So ang ano nito mga sir is papalitan natin ng S1 Forge na brake master tong stock ni sir, no? Yun yung may baso na 14mm, so mas malakas na yung pump na ibibigay ng brake master ni sir since nga nagpalit na rin siya ng caliper. So advisable din talaga na magpalit kayo ng brake pump. Kung medyo malakas yung mga caliper na papalit nyo, dapat malakas din yung brake pump. So yun nga yung napili ni sir, S1 caliper na brake master mga sir. So watch the video mga sir kung paano namin in-install, and then pag gusto nyo mag-DIY hindi pwede nyo gayaan yun mga sir. Pwede nyo gawing reference mga sir kung nasa malayang lugar po kayo. Kita yung maganda mong body dyan. S1 4G. Ang buong diretso na lang. So, tatabasan to sir, ha? Yun yun na mga sir, na-install na natin yung pinaka brake master natin, no? Then, after nyan is susunod na natin yung pinaka caliper natin. So, gumamit si sir ng R1 na caliper dito sa pinaka harap ng sir. So, R1 RCB yan mga sir, yan yung i-install natin dyan. So, papalitan natin yung stock ni sir. And at the same time, nakikita nyo yung mga hose na yun, papalitan natin. Ayan na, isa doon natin baklasin yung pinaka lighten na rotor disc ni sir. So yung ganitong lighten mga sir, medyo malakas makaupod ng brake pad yung ganitong klaseng disc. So yung sir na advice na gamitin, so mas maganda pa rin talaga yung plain na disc. Pero syempre, nasa inyo yan kung anong trip ninyo. Pero yung advisable talaga yung standard talaga dapat. Medyo talaga change. So yan, natanggal na namin ni Lucky yung pinaka sensor ni sir. Kasi merong si sir biniling hang na sensor. So i-install din natin yan mga sir. Tapos mga sir, dun sa pinaka bracket ng caliper. So meron tayong ginawang adjustment doon kasi medyo nahirapan akong ipasok yan. So simple na sabi, hindi siya precise. Hindi katulad ng mga galing ng Thailand, yung kamoy. Kamoy bracket mga sir, nasa 2,200 yun. Sakto yun sa 260mm disc pagagamit ko yun ng R1 na caliper. At yung mga Brembo, pwede yun. Kasi precise na precise yung sukat nun ng kamoy nito. So si sir dito gumamit siya ng Yamaha big disc. So ayan yung ilalagay natin dito sa pinaka harap. Mm-hmm.
may mga boys. Hindi. Tanggalin mo muna yung caliper. Tingnan mo muna. Sukatin mo muna. Baka sumasayad. Sukatin mo muna. Abot? Lagyan mo washer. Washer ka. Tulog. R55. Send this book. Send yung ngayon ito. Ito box nito. Dami din natanggal. So, nagpalit kayo ng host. So, ito yung module ng ABS. Reset na yung harap, tsaka yung likod. Yung brake master na yan, tapos tono na yan, mama. Sige, testing. Buksan mo muna dyan, Laki. All done na ito, mga sir. Yan eh. Ilaw, sige. Yan, sa likod. Alright. Sige. Baba natin. Baba muna natin. Baba natin. Mirinda. Sige, okay. Okay, harap.
Ano? And max. Pare na sana siya. Oh. As. Ala. Lalakas panalo yan pag ginamit ng ginamit. Ano sir? Lalakas pa yan sir pag ginamit yung panang ginamit. Walang malalim. Titigas pa yan. Yes na. Bilis mag, ano sir, no? Bilis maano yung trick fluid eh. Wala na pag hindi nahugasan. Pag hindi mo nahugasan, sigurado. Hindi agad. Alright, mga sir, okay na yun. S1 brake master yung brake master ni Sir Forge, S1. Puging-pugi yun, Max. Sana all to, malaki. Tapos dito sa harap. Bababa, yan o. So, nagpalit din kami ng host, sir, nagpalit din. All set ng TDR na, ano, ABS na host. Yan o. R1 na caliper. So, meron tayong adjustment na ginawa dito kasi kailangan para mahabol, para mag-pre-wheel. Yan. Sa likod yun o R55 mga sir, poging pogi R55, tingnan nyo naman o no? Diba lupet sana all harap, laki angat mo ng konti sa harap, paikutin natin, pakita natin yung harapan yan, toko raman. Yan o. Sir, tapos yung forge na brake master. Sarap o. Sarap tigain. Bago, sarap eh. Tapos dito nag-adjust lang kami. Natabas kami rito. Yan, tatamaan o. Tapos dito tatamaan din. Yan. Yung mga naka-NMAX dyan, pag gusto nyo magpagawa kagaya nitong set na to, APM na kayo mga sir. Shoutout tayo kay sir, oh. Ay, sir. Si sir, sariling piyasa ni sir lahat yung install namin dito. So, labor lang tayo dito mga sir. Tagakainta si sir. Layan ni sir, pumunta pa rin sa San Jose Del Monte para install yung brake niya. Ay, sir, maraming salamat sir sa tiwala, sir. Ah. Well, dyan. NMAX B2 2.1 RCB disc upgrade mga sir. Lead. Ilang oras din to si sir? Apat. Lima, halos limang oras din si sir din dito. Alas 11 nandito na si sir. Sir, ingat sir. Ingat sa biyahe. Sir. Tapos.
Ano all. Alright mga sir, pag gusto nyo mag-upgrade ng preno nyo, PM na kayo sa page natin mga sir.